Formal nang inorganisa bilang ganap na Seventh-day Adventist Church ang grupo ng mga Adventista o worshiping company sa Inosloban, Lipa City, Batangas. Ang biyayang ito ay kanilang lubos na ipinagpapasalamat at makalipas ang 19 na taon sila ngayon ay natatag bilang isang ganap na simbahan. Ang kanilang kwento, balitang hatid ni Cherry Pabiala. Masayang ipinagdiriwang ng mga kapatirang Adventista sa Metro Lipa District ang pagdaraos ng church organization ng Inosloban Seventh-day Adventist Church bilang opisyal na pagkilala sa nasabing church company na maging isang ganap na simbahan ng Seventh-day Adventist sa Inosloban, Lipa City. Kung noon ay ilan lamang ang bilang ng mga dumadalo para sa mga pagpupulong, ngayon, sa biyaya ng Panginoon ay tinatayang 50 mananamba ang masayang ipinagdiriwang ang pagtatalaga at pagkilala sa kanila bilang kauna-unahang miyembro ng Inosloban Seventh-day Adventist Church sa idinaos nitong church organization. Tunay nga po napakabuti ng Panginoon sapagkat sa pagkakataong ito, ang simbahan po ng Inosloban ay magiging ganap na iglesia. Sa pamamagitan ng pagpapala ng Panginoon at sa paglilingkod ng mga kapatid mula sa Metro Lipa ay naipaliganap ang ebanghelyo sa teritoryo ng Inosloban. Mula taong 1999 ay nagsimulang umusbong ang pananampalataya na nagdulot upang makabuo ng kongregasyon sa nasabing lugar. Sa loob ng 19 na taong paglilingkod bilang isang church company, ay matagumpay nitong naisagawa ang mga gawain upang maorganisa bilang isang simbahan. Aktibo itong nakikisangkot sa mga inulunsad ng mga gabi-gabing pangangaral at nagsagawa rin ng branch Sabbath School, Vacation Bible School, at mga outreach programs. Patuloy na lumago ang church company na ngayon ay nasa pangangalaga ng head elder na si Brother Amiel Tenorio at ni Brother Glenn Gashas bilang kinatawan ng Mother Church ng Inosloban, ang Lipa Adventist Academy. Bilang isang miyembro ng Lipa Adventist Academy at nahal na elder, na siya rin napag-atasan na ng asiwa dito sa Inosloban SDA Church, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ako ay isa sa mga pinagkatiwalaan nila at nagtiwala sila sa akin at una-una ay Panginoon na ginamit ako sa ministeryong ito. Samantala, naging pagpapala naman maging sa mga sumuportang kapatiran mula sa iba't ibang local churches ang ginanap na programa para sa church organization. Ang serbisyo ay ginanap sa pagtutulungan ng mga miyembro ng Inosloban Seventh-day Adventist Church at ilang mga kinatawan ng iglesia na naghandog ng mga awit at mensahe. Isinagawa rin ang pagtanggap ng membership ng mga pioneering members, pagpili ng mga opisyales ng iglesia, at pag-oordina ng mga mamumuno sa bahay-sambahan. Ang Inosloban sa mga oras pong ito ay lubos ang kagalakan dahilan sa ito po yung matagal ng panahong kanilang iniintay na ma-organize. Church na mapapadagdag sa roster ng South Central Luzon Conference. Walang iba kundi ang iglesia ng Inosloban dito po sa distrito ng Lipa. Upon this rock, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Nawa ay panalangin natin ang paglago ng Inosloban Seventh-day Adventist Church at ang mga itinatag na iglesia na kumakatawan sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagsaksi, pagsunod at paglilingkod bilang bahagi ng simbahan sa si Kristo ang bato at pundasyon. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, ako si Cherry Vergara Fabiala, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.